Ito ang sinabi ni Jason Kidd sa huling play na ginawa nila sa Game 2 laban sa Minnesota Timberwolves. Marami na ngang pinagdaanang mahihirap na laban itong si Luka Doncic ngayong playoffs. Nagkasakit siya na nagpahirap sa kanya na makapaglaro siya sa normal na antas ng kanyang paglalaro at meron pa siyang iniindang injury sa kanyang tuhod. Pero kinaya niyang madaig ang lahat ng ito at nagawa pa nga niya ang tila imposible laban sa Minnesota Timberwolves nang ito ay kinailangan na ng kanilang team. Nang ang Dallas Mavericks ay naghahabol pa ng nasa 18 points nitong Sabado laban sa Minnesota Timberwolves, naisip na natin na maitatabla na ng Wolves ang serye sa 1-1 lalo na't napakabalanse ng kanilang opensa at maganda rin ang nagagawa nila sa depensa. Nanagawa nga nila na ang Mavs ay magkaroon lamang ng 48 points sa first half. Pero biglang nabuhay ang Mavs sa second half at gumanda na rin ang kanilang opensa. Nanagawa na nga ni Luka na makapasok sa loob ng pintura at naipapasok na rin niya ang kanyang mga tira sa labas. At nahanap din niya ang kanyang mga kakampi na sina Daniel Gafford at Derek Lively II upang makascore ang mga ito ng mas madali. Maganda ang naging pagbalik ng Mavs sa game na si Luka ay binigyan nga nila ng isang screenplay na nagresulta upang ang tumaon na sa kanya ay ang Defensive Player of the Year na si Rudy Gobert. Ito nga ang tapatan na binalik-balikan ng Mavs at sinamantala buong game dahil parang sumasayaw ng walang tugtog itong si Gobert sa tuwing sinusubukan niyang pigilan si Luka sa perimeter. Ginawa ni Luka ang isang step back three sa harap ng mukha ni Gobert at naipasok niya ito ringless at talagang sinigurado ni Luka na mararamdaman iyon ng Timberwolves at mga fans nito. Naayon pa nga sa head coach ng Mavs na si Jason Kidd, iyon daw talaga ang play na ginawa nila para sa sandaling iyon. Ang play daw nila ay ibigay ang bola kay Luka at hayaan na ito ang dumiskarte sa mga sandaling iyon at maganda nga ang naging resulta nito para sa kanila. Nagtapos si Luka sa game tanga ng game high 32 points at nakahakot pa siya ng 10 rebounds at nakapagbigay din siya ng 13 assists. Habang ang impact naman ni Kyrie Irving sa game 2 ay hindi naging gaya ng kanyang naging impact noong game 1. Ay napunan naman ni Luka ang mga naging pagkukulang na iyon ni Irving sa Game 2. Maganda talaga ang ipinakitang paglalaro ng Mavs, lalo na kung papaano nila napigilan sa opensa si Anthony Edwards, na 5 lamang ang na-shoot nito sa 17 na itinira niya sa field, na siya nga ay nakascore lamang ng 21 points, na ang 9 points pa doon ay nakuha pa niya sa free throw line. At dahil nga sa nagawa ng Mavs na mapigilan nila si Edwards sa opensa, muli na naman nga kinapos ang Timberwolves sa crunch time, at ang naging resulta, 2-0 na ang Mavs sa kanilang serye laban sa Minnesota, na ngayon nga ay malilipat na sa tahanan ng Mavericks ang laban para sa Game 3 at sa Game 4, na ang Game 3 ay magaganap sa Lunes na pasisimula ng alas 8 ng umaga at ang Game 4 naman ay sa Miyerkules, alas 8:30 naman ang umaga ito magsisimula. Tuluyan na kayang pabagsakin ng Mavericks ang Timberwolves o magagawa pa ng Minnesota na makabangon at may tabla nila sa 2-2 ang serye pagkatapos ng 4 na games.